Okay, magandang araw na naman po mga ka-5-9. So, ang atin pong bibigyan ngayon ng paglilinaw o mga katanungan is katulad ng tanong ng marami, lalo dito sa aming detachment na tanong nila, ano daw bang magandang negosyo? So, maganda talagang tanongin natin, ano ba talagang magandang negosyo? Sino mo kasi ang uso ngayon, ang dami ng business. Ngayon matatanong, ano bang magandang negosyo? Kung titingnan natin, wala naman talagang pangit o magandang negosyo. Ang dapat na tanong, anong negosyo ang bagay sa'yo? Ano yung alam mo? Saan ka marunong? Ano yung skill mo? Kaya maraming bumabagsak o hindi nag-grow about business kasi hindi nila alam na ano bang papasukin nilang negosyo. Minsan copy-paste na lang. Kumikita yung kapitbahay dahil ganun yung negosyo gagayahin. Hindi tayo mag-win sa ganung business eh. Hindi tayo mag-progress. Kailangan ang itanong sa sarili natin, ano bang negosyong bagay sa akin? Ibig sabihin, anong skill na meron ka? So, doon ka mag-start. Halimbawa, magaling kang magluto, buti magkarindiriya ka. Diba? Kasi kung magaling kang magluto, ang gusto mong nakikita mong maganda at kumikita is bakery, eh, hindi ka marunong mag-bake ng tinapay. Paano mo maiaano yung negosyo? Okay, sige, totoo naman. Pwede na yung pinsan ko naman, marunong eh. Diba, paano kung nagkaaway kayo ng pinsan mo? Sino ang magbibake ng tinapay? Diba, wala. Ibig sabihin, kailangan sa negosyo na papasukin mo yung alam mong gawin. Para if ever na yung tao mo nagka-problema, halimbawa, nagkasakit yan, or umuwi ng probinsya, nagbakasyon, at least, iti-take over mo siya. Diba, halimbawa, sa pagluluto, meron kang chef, or talagang kusinero, o talagang nagluluto, kung talagang pangkarinderya, o di, pag hindi niya siya pwede ka. Diba? So, dapat ganon. Kailangan alam mo siyang gawin. Hindi lang nung marunong ka lang magbantay. Hindi yun eh. Kasi paano nga kung di na sila gumalaw? Or I mean, umiba sila ng landas. Diba? Ng ibang bansa. So, may stop yung business mo. Hindi mag-grow. Paano kung nasa starting point ka pa lang? Siyempre, pag nag-start ka, mag-i-invest ka talaga. Magka-capital ka. Gagastos ka muna. Hindi naman pwedeng kikita ka muna bago ka gumasto. Siyempre sa pagbibusiness, kailangan may capital. Magpo-provide ka muna. And then, pag na-provide mo yan, tsaka ka na ngayon sa tagal-tagal, unti-unti mong mababawi. Pero kung for the first time mong gumawa, eh nag-i-starting ka pa lang o nag-i-start ka pa lang, biglang, siyempre hindi natin masasabi may mga problema. Di, kailangan ikaw to make over muna. Or pinaka-the best kasi, maging hands-on ka muna. Kumbaga, ikaw munang gumawa kasi maganda sa simulaan, ikaw munang mamaniobre. Unless kung talagang may tiwala ka, basta't ang mahalaga lang, alam mong gawin. Para ano man ang mangyari, ikaw magti-take over. Halimbawa, gusto mo barbershop, o di meron kang manggahal ka namang gugupit. Paano kung isa o dalawa dyan hindi pumasok, o isa lang halimbawa hinayar mo dahil pa lang ang kaya, ay kung hindi pumasok yan, di wala kang kita with the whole day. So kung hindi siya pumasok, di ikaw ang gumawa, at least marunong ka. Yun ang kailangan. Lagi nating isipin, huwag nating itatanong na anong magandang negosyo. Ang tanong dapat doon, ano bang negosyo ang pwede sa akin? Ano bang skill ko? Saan ba ako marunong? Ano ba yung porte ko? Yun dapat eh. Kaya lahat na ng business, maganda yan eh. Walang pangit. Depende lang sa taong nagmamanage o humahawak. Kaya iba nag-grow, huwag nating kopyahin kasi may formula yan sila. Kahit sabi mong malakas ang bakery nila, may formula yan. So dapat bilang ikaw, ano yung kaya mong gawin sa gagawin mong negosyo, kaya mong pagtagumpayan, sabihin kaya mong i-manage, yung masaya ka habang ginagawa mo yan. Kasi sa pagninegosyo, hindi lang naman yan gusto mo lang, o dahil kapitbahay mo, may negosyo, gusto mo rin. Hindi, kailangan passion mo na. Kung ano yung gustong ginagawa mo na masaya ka, kahit hindi gaano kumita, okay lang, masaya ka kasi gumagawa ka. Diba? So yun ang ibig sabihin sa pagbibinis, hindi lang puro pera eh. Kasi ka nga, ang pera, kung ano yung nakikinikita mo, that is the product of your success. Produkto lang yan ng pagiging success mo. Kasi ang taong may pera, success yan. Ibig sabihin, yun yung product ng pagiging successful ng isang tao. So, dapat lagi nating itatanong anong magandang negosyo na bagay sa akin, sa'yo, o sa ating lahat. So, mag-start ka. Mas maganda yung alam mo yung gagawin mo. Yun lang pinaka-the best dyan. Alamin mo kung ano yung kaya mo at simulan mo na, at sigurado na andyan yung susi ng tagumpay.